Though he were a son, yet learned he obedience from the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Called of God and high priest after the order of Melchizedek. Of whom we have many things to say, and are to be uttered, seeing ye are God of glory. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that uses the milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a baby. Sabay. For strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Pray, Panginoon Maraming Salamat sa inyong mga salita. Kayo po yung mag-aaral muli. We pray na kayo pong tulong sa amin. Bawat makikinig, handahin niyo po ang inyong mga puso sa inyong lingkod, Panginoon. Gamitin niyo po ang mouthpiece. Daloy niyo po kapala. So we pray na kayo po yung malulati sa aming gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, walang maingay ha. New Year na. Yung mga kakulitan, iwanan niyo na yan. 2020. Okay? Sabi lang eh. Yung kapitbahay naman kayo, pwede kayo magdaldalan, di ba? Pag ano. Excited ba kayo sa isa't isa? Ah, nakikita ko nga eh. Pero pag oras na mag-aaral tayong salita ng Diyos, di ba? Pwede ba yun? Mamaya na. Pigil muna, mga bata ah. Sispire muna. Amen. Word of God muna ang bida. Okay, so title po nito is First Principles of the Things Pertaining to God. First Principles of the Things Pertaining to God. Tagalog, gusto namin first, una, hindi lang sabayan. Okay? Pag sinabing principle, prinsipyo, ibig sabihin yung mga, ibig sabihin yung prinsipyo, yung, ano ibig sabihin ng pag sinabing, ang lalim, maprinsipyo itong taong to, ano ibig sabihin nun? Nag-iwalay nga, dito nga, flame. Dito ka. Nainakape. Pag sinabing, ang prinsipyo ng taong to, ano ibig sabihin nun? Mali ba yun? Depende kung ano yung prinsipyo. Kung maganda yung prinsipyo, tama yun. Ah, kanino sinasabi yun, di ba? Minsan, kunwari, magnanakaw kayo. Yayayain mo yung isa. Ay, magnanakaw din tayo. Ayoko, masama yan eh. Ano sabihin doon? Ay, maprinsipyo tong taong to, di ba? So, hindi lagi negative yun. Actually, minsan nga, positive talaga yun. Pag sinabi prinsipyo, ito yung malalim na conviction mo. Paniniwala na meron ka. Okay, pwede mo rin makuha sa iba. Pwede mo i-adapt, pwede mo ituro sa iba. Amen? Yan ang prinsipyo. Hindi masama yun actually. Kaya nga sabi dito, first principles, actually, nakuha natin dito yan. No? Saan ba yun? Eh, nasa na yan? Ito. Which be the first principles of the oracles of God. Ibig sabihin, ito yung mga basic. Oh, actually, ito yan eh. So, subtitle ito, Basics of the Religion of Christ. Okay, kasi nga, nakita ko sa inyo, basahin nyo, baka kasi mga bata pa eh. So, dati kasi lumalalim na kami, hindi na pangit naman mahuli kayo, di ba? So, kaya dapat, balikan natin yung mga basic. Baka hindi pa kayo ligtas. Ligtas na ba si Abby? Ligtas ka na? Si Kwen. Okay, ako nag-share dyan eh. Si Neil, nabaptize na ba to? Hindi pa. Ah, nabaptize na yan eh. Si Inigo, ligtas ka ba? Grado ka? Mga joke yan ha. Salamat sa Diyos, di ba? Kung ligtas tayo. Pakita natin, maayos tayo. Mahal natin ang salita ng Diyos. Amen?
So, kaya, sabi din dito sa unang verse, sabi dito, kinukumpara naman yung mga priest. Yung mga priest daw ay ordained for men in things pertaining to God. So, natin yung priest, di ba? Pag sinabing priest, yung mga tamang sasadote, anong ginagawa nila? Trabaho na nila. Yung ilapit yung Diyos sa tao, yung tao sa Diyos. Yun ang ginagawa ng mga priest. Mag-o-offer, kailangan mag-offer, sila yung mag-o-offer. Kailangan maayos yung temple, sila mag-aayos nun. Sisindihan, naalisin yung abo, lahat na. May sabihin nun, kaya kinukumpara yung priest, saka yung high priest, mga lingkod ng Diyos, wala na ibang ginawa yung kundi maglingkod sa Diyos. So, dapat daw ganun tayo, pero actually, yung ang main topic nito si Jesus. Okay? So, ikukumpara natin ngayong umaga, si Panginoong Jesus, example niya, para naman sa atin. Amen? So, mga basic po ito. Isang basic, pinaka, madali. Pinaka, nauuna yan, fundamentals of the faith. Okay? Kaya, yan. Kaya dapat ma-master natin ito. Amen? Nagsisimula tayo ng taon, mga bata, kahit yung mga hindi na ganun katanda, mga bata, dapat alam natin to. Hindi yung tumatagal tayo sa church, yung basic hindi natin alam. Mga tatanungin kayo, ligtas ka na ba? Umatid ka sa diadem. Ligtas ka na ba? Hindi po, naku, patay. Sinong pastor dyan? Ganun kami, mga babis, pag nagtanungan. Hindi na tayo dito, tatanungin kayo nun. Yung sabi kasi sa Bible eh, you shall know them by their fruits. Kaya like sinasabi sa inyo, di ba, bakit sinabi kong Catholic, kahit sino pa yan, mga CCF, paano natin malalaman, hindi ko nung sila pinapakinggan, paano kung malalaman kung anong klaseng church yan, di tanungin mo yung mga member. Kaya tayo, dapat alam natin itong mga basic. Meron lang natin, 1, 2, 3, 8. Okay? Hindi naman lahat dito, pero importante itong basic ito. So, number one, anong pinaka-basic? Pag Kristiyano ka, ano dapat meron ka? Ha? Siyempre, pinaka-basic, yung kaligtas ka muna. Kung di ka paligtas, ano ka lang dito? Guest. Diba? Ligtas na ba si Rachel? Ayan, nabaptize na pala kayo, diba? Ano, nakakalimutan ko yun. Dami kasi nabaptize November, December. Naipon, no? So, may magpapabaptize pa ba? Ano ba yung baptize? Kasi parang ano na yun, parang membership na yun. Tsaka, ano? Tulungan ko muna kayo, kasabi muna. Ayan, si Ezequiel. Pwede na dito. Salin, baptize na to eh. Sino pa bang ano? Ito, baptize na rin. Ate Ningning, baptize na, di ba? Grapi, hindi pa, ano? Si Flame, hindi pa. Kulit pa to eh. Si Neil, baptize na to eh. Yung si Neil, oh, bayad. Nasa si Redden? Wala. Tulog pa? At ginising mo. Okay. So, una, dapat ligtas ka muna. Okay? So, again, isa sa mga nakikita natin sa mga hindi mga ayos na churches, hindi nga, iba kulto, no? Hindi ligtas. Kasi yung teacher nila, hindi rin ligtas, eh. Pero sa atin, unang-una to, hindi ka Kristiyano, okay, tawag mo lang sarili mo yung hindi ka ligtas, tawag mo lang sarili mong Kristiyano ka. Gusto mo lang i-attach sa sarili mo kasi nga, medyo naging popular na ngayon ang Christianity, sa totoo lang eh. Kasi talagang makapangyarihan ng salita ng Diyos eh, tsaka wala ka may kukumpara kay Jesus Christ eh, di ba? Kaya syempre, mahihiya ka na ng sarili mo, isang ganun yung iba eh. Talagang tindi pala ni Jesus ah. O sige, Christiano na rin ako. Di ba? May isa, mahihiya ka na lang eh, iba ganun eh. Pero hindi ligtas. So hindi pwede yun, amen? Hindi tama yun, ang pangit nun, hindi ka ligtas. Dapat maligtas ka muna, amen? So sabi dyan, no? Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication, with strong crying and tears, unto him that was able to save from him from death, and was heard in that he feared. Ang context po nito, si Jesus, ha? Siya ay nagkatawang tao, di ba? Pwede siyang patayin. Pero siya ay nanalangin, sinabing crying pa.
sa Ama, no? Para sa inyo, para siya iligtas from death. Kasi alam niya, pupunta sa impyerno eh. Paano kung di siya kunin dun? Tapos, ang hirap dun eh. Sabi pa sa 9, sabi dyan, no? And being made perfect, he became the author. Pag sinabing author, nagsulat at talagang pasimuno. Okay? Pag sinabing author. He became the author of eternal salvation and told them that obey him. Okay? Yung obey na yan, obey the gospel yan, ha? Believe. Okay? So, paano daw naliligtas tayo? Dahil una kasi, ang Panginoon ang sumunod sa Diyos, sa kanyang Ama. At ngayon, siya na yung author ngayon ng kaligtasan. Amen? So, dapat ligtas ka muna bago ka maging mabuting Kristiyano, maging member ng Baptist Church. Amen? Sana, paulit-ulit to, ha? Hindi nyo pa alam. Wala pa rin. Okay, itong mga bata, okay lang. Yun, lalaki nyo na eh. Nag-uusapan nyo. Importante. Wala namang ibang tinitingnan eh. Importante ba yan? Lian? Oh, alam ko, hindi. Kasi wala na importanteng pag-uusapan tayo kung dito, di ba? So, ligtas ka ba, Lian? Hindi naman nawawala yan eh. Pero para mabuti tayong Kristiyano, para maging mabuti tayong Kristiyano, may mga bagay tayong kailangan gawin. Di ba? Oh, next na tayo. Number 7, ito very basic. Actually, ito lang nasa utak ko ngayon eh. Kailangan ma-ano tayo sa prayer. Yun lang iniisip ko nung una. E sabi ko, masyado namang ano, about prayer. Pero last year, about prayer tayo, kung di ako nagkakamali, January. Sabi dito, nabanggit dyan, oh, in the days of His flesh, yun yan, si Jesus, when He had offered up prayers, biruin niyo, anak na ng Diyos, nananalangin pa sa Ama. Bakit kaya importante yung prayer? Kasi ang Panginoon mismo nananalangin eh. Na-realize nyo ba yun? Salamat ito, makasama ito sa prayer eh. So, may pag may gusto pa rin sa inyo, everyday po tayo nag-pray. No? Ay, naalala ko tuloy yung pag Linggo, isama na rin natin, pero lahat tayo sa umaga. Okay ba yun? Umaga na rin tayo magising. Okay? So, meron kami chat group. Kung gusto sumama, message lang kayo. Okay? So, umaga pa rin ito, umaga magising itong mga Tagalog hindi eh. So, mag-pray na rin tayo, tapos, mag-send na tayo doon, tapos na po kayo manalangin. Amen? Yan yung pagbabago, ha? Yung iba, gusto sumali. So, pag nananalangin ka, alam niyo ba nangyari sa Panginoon? Ang dami nangyari nun sa Garden of Gethsemane. May problem na i-approach siya, di ba? Alam niyo na, ipapakos sa krus. Papahirapan siya. So, dahil sa panalangin niya, na-align yung sarili niya sa Ama. Ganun po yung kailangan natin ng panalangin. Hindi ako makakita ng maayos na Kristiyano na hindi panalanginin. Lagi po yan. Sa church na hindi puro prayer, puro doktrina na lang. Maganda naman yun. Pero panalangin, hindi dapat nawawala. Amen? Lagi po yan. Huwag tayong magkukulang dyan. Amen? Nag-pray ba kayo, Inigo? Nag-pray ka ba? Pagkakain lang. Bukod sa pagkain, maganda rin yun. Baga kumain, para maalala mo man lang ang biyaya ng Panginoon, sa ngayon, hanggang ngayon, nakakain ka pa. Iba, nagugutom, di ba? Sabi nila. Ganun din, Panginoon, mabuti, di ba? Bihira, sabi nga sa'yo, bihira yung taong namatay sa gutom. Bihira, maniwala ka. Kasi pag gutom ka na, talagang gagawin mo na lahat ng magagawa mo eh. Diba? Kung may bebenta ka pa dyan. Kaya yan, sabi pag sinabi supplication, parang ganun din po yung prayer. Okay, tandaan nyo lang to ha? Kasi sa Bible, sa Old Testament, yung pray parang nag-a-ask lang yan eh. Pero pag dinuktungan mo ng supplication yan, ganun din, parang talagang nagpapaka-humble ka sa kung sino yung nilalapitan mo. Wala nga namang, Lord, hingi ako ng pagkain. Ngayon na. Pag talagang kailangan mo yan, alam mo, wala kang ibang pupuntahan, magyayabang ka ba? Hindi, di ba? Ikaw yung makikiusap. Sabi nga dyan, with crying in tears. So, number 1, salvation. Number 2,
panalangin, hindi mo mawawala yan sa'yo. So, ngayon taon, isali, nag-pray ka ba? Yung nag-pray ka namin, madalas. Oo. Saka, lahat naman kayo, actually. Kaya nga lahat kayo kinikilala ko, di ba? Para alam ko yung papanalangin ko. So, pag hindi kayo madalas umate, nakakalimutan ko rin. Kaya minsan, naaalala ko rin, ay, si ano, sino ka ba yun? Ganyan kami dito, tanungan eh. Pero papanalangin namin kayo, men. So, pero pag ayaw nyo talaga sa church, wala eh. I hope, sana may puntahan kayo maayos sa church. Pero madalang, hindi naman ganun eh. Pag ayaw talaga sa church, ayaw eh. Kaya nakakalungkot. Okay, number one, salvation. Number two, prayer and supplication. Huwag mawawala sa atin. Pangalawa, pangatlo, napaka-basic lang po itong mga ito eh. Sabi sa verse 2, who can have compassion to the ignorant? Again, si Jesus to. Naawa ba kayo sa tanga, ano mong tawag nyo dyan? Syonga-syonga? Nakakita ba kayong taong syonga-syonga? Diba yung mga bata, di ba? Minsan, si Aiden, hindi malunong kumain. Hatiin mo pa yung hotdog para lang makakain siya. Bata pa eh, di ba? Pero may mga tao na spiritually, bata. Actually, pag-uusapan dito yan eh. Nakakita ba kayo ng, ano, ng baby? Di ba? Minsan, hindi niya nga may tapat sa bibig niya yung dede, di ba? Hawakan mo pa. Depende kung gaano ka bata. Pero ngayon, parang ganun din sa church. Ultimo, ubo ka na maayos. Bata pa kasi. Pero iba naman ngayon, medyo matanda na, katulad niyan. Pero, spiritually, bata pa. Okay? So, kaya inaalala yan. Kaya sabi dito, ang Panginoon, meron siyang compassion. Pag sinabing compassion, awa or pag-ibig din. Kasi alam na, hindi nila alam ginagawa nila, di ba? Ano sinabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they know not what they do. Ganon din si Stephen. Ganon din sinabi niya. Hindi nila alam ginagawa nila. Ibaruhin mo, papatayin nila yung Panginoon. Eh, pwede naman nilang pakinggan at purihin, actually. Kaya minsan, naaawa din ako sa inyo eh. Especially doon sa mga kailan lang. Itong mga kulit, sina Jeff, sina ano. Naglalaban yung ano ko eh. Puso ko, ano, papapuntahin pa ba natin to dito? O pag andyan sa sarado. Ang kukulit eh. Eh kasi naiisip ko rin eh, gustong pumunta, anong gagawin mo? Diba? Ngayon, pag nandito, makulit talaga, ipapalabasin natin. Diba? Naintindihan nyo yun? Pero ang Panginoon, ganun, meron siyang compassion to the ignorant. Pag sinabi ignorant, yun nga, minsan mangmang. Hindi nila alam kung makakabuti sa kanila. Makakabuti pala na makinig ka ng salita ng Diyos. Hindi nila alam yun eh. Eh, hindi ko pa alam yun eh. Tuturuan mo sila hanggang high blooding ka. Diba? Ano ba yun? And on them that are out of the way. Ano yung out of the way? Nag-aaralan ko yung mga trail minsan kasi nag-a-bike kami, di ba? Ang ganda talaga yung mountain bike kasi kahit saan, pwede yan eh. Minsan ibang tao, ganun. Ito yung tamang daan, maayos na daan. Hindi, doon tayo sa ano, doon tayo sa gilid. Doon tayo sa malubak, doon tayo sa maputik. No, okay lang sa mountain bike, pero sa buhay natin, okay ba yon? Ito na yung maayos eh, latag na. Sa church, ganito, tuturuan ka na. May time, may schedule, may maayos na sermon, may maayos na outline, tuturuan ka na lang, may kinig ka na lang. May history na yung church. Talagang pinatunayan kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Hindi, ano tayo ng ano, sarili nating paraan? Gaganon ka pa ba? Maraming ganon. Mas marunong pa sa Diyos. No, may Bible na, palitan natin. Ano, hindi ko maintindihan yan eh. Kala mo naman, nagbabasa yung na-publish yung NIV, so palagi mo nagbabasa talaga yung mga ano. Hindi pa rin daw eh. According to survey, yung mga NIV ang gusto nila, hindi din nila binabasa yun. Maniwala kayo. Ang mga talaga nagbabasa kasi may tiwala sa Diyos, kailangan ko malaman to, King James pa rin. Hindi nila binabasa, hindi din nila kinakabisado yun. Talagang liberal, kaya nasa church lang para mga asar lang eh. Parang inaasar lang tayo ng mga yan eh. Parang meron kami church. Parang ganun lang eh. Amen? Ngayon yung mga nagpapakorek pa, nagpapaturo pa, pagtsatsagaan natin yan.
Iyatsagaan natin yan. O yung usipin si Pastor, maaasal siguro si Pastor, magkulit-kulit ako dito, siguro magkukwit na to si Pastor. Hindi po mangyayari yun, no? Hanggat makakaya ko. Kasi nakita ko na yan eh. Sa mga, sa pastor ko din. So, hinanda ko na yung sarili ko dyan, pero huwag yun namang abusuhin, di ba? Ah, hindi ka pala maasal, subukan ko kaya. Okay? So, number three, dapat meron tayong pag-ibig. Amen? Kasi minsan, si Pastor, pagpasensya niyo rin kung may mali ba akong judgment. Ganun tayo dito, pasensyaan tayo. Amen? Hindi ko naman kayo gustong pagalitan lang lagi. Kilala niyo ako, sabi nga sa'yo, introvert ako eh. Kung pwede lang, di ko nakapakilaman yung mga tao, di ko nakapakilaman eh. Pero kailangan gawin ko yung gagawin ko. Amen? Ganun din kayo. So, number one, salvation. Number two, prayer. Number three, love and compassion. Number four, sabi sa verse 4, sabi dyan, again, si Jesus to, ha, kinukumpara lang ang sarili natin. And no man take it his honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Pansinin niyo yung kanina, and no man take it this honor unto himself. Ano sabihin nun? Pag sinabing honor, ito eh. Ang galing talaga ni Stephen. Gusto ko, ako din, ganun. Ano bang ginagawa ni Stephen? Na siya nagpapakanta. Ako din, gusto ko yun. Maganda sana yung paglilingkod. Pero kung gusto mong papogi, kaya gusto mo dun, pangit, di ba? And sabi rin sa verse 5, sabi dyan, oh, so also Christ glorified not himself. Sa Tagalog, hindi siya nagmamalaki, hindi niya gustong magmukhang bida, hindi siya nagbibida. Okay, pag sinabing glorified himself, sabihin, pinapapurihan mo yung sarili mo. Hindi ganun si Jesus. Amen? Amen. Eh, siya nga, ano eh, siya nga yung, di ba, King of Kings. Pero hindi siya nag-umpisang ganun, di ba? Naglingkod siya. Kaya number four, humility. Very basic po yan. Ang sa mga indicator ng Kristiyano hindi maayos, na hindi siya ayos sa Diyos, okay? Ano yung tsura ng mga Kristiyano hindi maayos sa Diyos? Isa yan, hindi siya humble. Mayabang, okay? Mag-soul winning yan, pero mayabang. Di ba? Ano pa yon? Sino mayabang dito? Bihira naman sa atin yan eh. Mga Baptist, bihira yung mayabang kasi nga, maliit tayo eh. Pero ibang Baptist eh, yabang na rin pag medyo yumaman. Alam kong pakialam dyan sa doktrina na yan. May mga ganun na. Hindi mo na makukorek yan. Kasi mayabang na. So very basic sa atin, sana huwag tayo maging mayabang. Amen? Kayo mga bata, baka dumami lang yung alam nyo sa Bible. Dahil ko ng kabisado. Ha? Huh? Basta, bilahin mo nga yan. Ano? One, two, kabisado ko lahat yan, dati. Ano ba? Oh. Soul winning na ako. Ilan na soul winning natin? 1,000 na sa church namin. Yabang muna. Wala akong late sa church. Maganda yun. Wala akong absent. Maganda yun. Huwag mong pagyabang. Amen? To God be the glory. Yun ang lagi sabi natin dyan. Ang Panginoon nga, hindi siya nagyabang eh. Eh siya ang Panginoon ng lahat. So very basic. Amen? Hindi ko na i-elaborate yun. Karamihan yan talaga. Pero wag lang natin makalimutan. Ang Panginoon, nagpaka-humble tayo, magpaka-humble. Amen? Baka naman yung iba, baka hindi pumupunta dito, yabang natin, puro Bible daw. Ngayon, kung mali yung judgment nila sa atin, okay lang yun. Mali sila eh. Eh paano kung tama sila kasi talaga mayabang tayo? Ina masama, di ba? Wag nating hayaan na kaya na-offend yung iba sa atin dahil sa yabang lang. Oh, ganun. Okay, number one, salvation. Number two, prayer, love, humility. Number five, blame. Ano naman si, ay, blame. Si Neil pala. Ang bait na pala si blame eh. Nalipat eh. Ay, maingay, saglit lang to, isang oras lang to eh. Sabi dyan, pakibasa nga, kayo muna, ready, go. Sorry. Nalipat eh. Kaya pala iba eh. Okay. Ready? Dali ah. Go. Though he were a son,
yet learn ye obedience by the things which ye suffered. Okay? Bukod sa humility, sabi niya dyan, yet learned he obedience. Bakit ang Panginoong Jesus na natututo pa, di ba, Diyos nga siya? Kaso tao siya eh. So, nung nagkatawang tao po siya, marami siyang bagay na hindi ganun ka kayang gawin agad-agad. Nag-umpisa siya ng bata din. Pero anong ginawa ng Panginoon? Natuto siya. Di ba? So, gayahin natin ang Panginoon. Diyos na siya, pero nakikinig pa siya. Katulad nyo ngayon, nakikinig ba kayo? Ba't ba kailangan makinig? Para matuto. Ba't ba kailangan makinig? Julia? Rafi, bakit ka nakikinig? Ba't ba kailangan matuto? Tama yun. Diba? Para matuto, ibig sabihin, hindi mo pa alam lahat ng dapat mong malaman. Eh sabi dyan, yet learned he. Diba? So number 5, learning. Very basic po yan. Kaya huwag tayo, puro naman preaching, puro naman salita ng Diyos, puro aral na naman. Nangyayari yan sa mga batang Kristiyano, kahit sa mga hindi na ganun kabata. Parang nabipicture mo na, pupunta naman ako sa church. Ano na gawin natin doon? Mag-aaral na naman tayo. Excited ba kayo? Hindi. Depende sa attitude mo nga. Pag medyo, pinanghinaan ka, gusto mong maglaro, gusto mong magbike, anong gusto mong gawin? Oras ng worship, gusto mong may iba kang gustong gawin? Dumarating tayo doon, di ba? Kasi minsan, dinidespise mo yung learning, ayaw kang tinutuwa, ayaw kang sinisigawan ako yung pastor. Ayaw ko nun, sino bang gusto? Ako din dati, ayaw ko din yan eh. Kasi nalaman ko na, para sa akin to, kailangan ko to. Anong gagawin ko ngayon? O, tas ngayon, dyan pa. Ang Panginoong Jesus, natuto siya. Anong gagawin ko? Di-despise ko yun. Kaya matuto. Magiging tatay ka rin. Anak mo, tuturuan mo. Anong sabihin mo? Ngayon matuto. Kaya dapat yung attitude na to, na gusto mong matuto, gusto mong matuto, gusto mong matuto, hindi natatapos. At kung hindi natatapos yan, ano yung dapat attitude sa learning? Dapat mahalin mo na yan. Eh, matututo ulit kami ngayon. Yan, gusto ko yan. Gusto ko, matututo ako ngayon. Mahalin mo na yun. Sabi nga sa inyo, paalis na ako sa Mother Church. Natututo pa ako kay Pastor. Ganun yun. Hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Kung paano mag-deal sa inyo. Yan, natutunan ko ngayon. Kung paano mag-deal sa bata, sa sobrang bata, sa matanda. Wala ko nga tayo masyado matanda dito eh. Mahirap daw yan. Kung may matatanda mo, mga sensitive yan eh. Aaraling ko na naman yun. Biroin nyo yun. So, ganun talaga. Kung Panginoon natuto, matuto tayo. Amen? Very basic. Number. Maaga nga tayo. Number 6. Diyan, the same verse. Sabi diyan, yet learned he obedience by the things which he suffered. So, verse 9, and being made perfect, he became the author of eternal salvation and told them that obey him. So, kung Panginoon, sumusunod. Yung ibang bata, ayaw, sumunod. Utos na naman. Saing na naman. Laban na naman. Hugas na naman. Ligo na naman. Kain na naman. Sino ayaw sumunod doon sa kainan? Minsan, yung mga anak ko, si Jared. Bakit? Anong pinagpapalis sa pagkain? Laro. Ay, naglaro. Siyempre, magulang mo. Naku, magugutom to eh. Mga bata pa naman, pag nalibasan ng gutom, magkakasakit. Makakain ng junk food. Kasi hindi nakapagkanin eh. Diba? Kaya sumunod kayo, amen. Mamaya, kain lang tayo. Kain tayo, ha? Makita nyo na. Iya pa kayo eh. Dapat yung pagsunod, pag ginag-uutos, marunong, may concern sa'yo, katulad ng ama sa anak, sabi dito, sumunod siya eh. Kahit impyerno, kahit krus, sumunod siya. Okay, so bukod sa learning, obedience. Kasi bakit mo kailangan mag-obey? Kasi may mga bagay hindi mo kayang aralin at maintindihan ngayon. Diba? Kasi kung alam mo naman lahat, eh, di susunod ka naman ito. Hindi ka na kailangan sumunod kasi
alam mo, makakabuti sa'yo yun eh. Punta tayo sa church, hindi mo na kailangan sabihin, alam mo na yun. Di ba? Pero minsan nga, may mga bagay ka hindi maintindihan. Di ba, mga bata? So, kailangan magsumunod ka na lang. Hindi mo pa naintindihan. Hindi ko maintindihan eh. Kailangan church every Sunday. Kasi alam mo, natuto ka na. Pwede namang every year, once a year. Diba? May mga bagay ka hindi maintindihan, pero pag di mo maintindihan, sinabi sa'yo ng magulang mo kung sino mong guardian mo na marunong, mas matalino sa'yo, or sa school, teacher mo, ano ang gawin mo? Kahit hindi mo naintindihan, sumunod ka. Yun ang obedience, kasi di mo lahat maintindihan. Amen? O gano'n ang Panginoon, masunurin siya, kahit mahirap, kahit siya'y mapapasakit, sumunod siya. Amen? So, pang-anim po yun. Dalawa na lang. Balik tayo sa 8. Sabi dyan, no? Yet learn the obedience by the things which he suffered. So, even sa mga bagay na, yan, ay pagpunta lang sa church, sacrificial minsan yun sa iba, eh. Tulad ni Brother Jesus, ang layo pa nila, eh. Ito mga to, gagising po na maaga yan. Kaya, friends ba kayo ni Pamela? Okay, friends ba kayo? Yan, malaman to. So, gising yung, i-chat mo na agad sila, Chelsea. Oy, gising na kami. Kaya gumising din sila maaga. Oh, total. Natawa si Stephen. Isa ka pa eh. Ito, ginigising ko to. Laki ng tao nito eh. Cellphone. Amen? Grabe mga konsiderasyon ng mga brother James. Huwag nga magpahintay, di ba? Bira kayo. Minsan, kakantahan kami dito. Dito na si Rachel, dito na si Jackie. Oh. Ilan lang kami. Amen? Totoo yun. Minsan, mahirap. Gumising na maaga. Luluto ka pa. Hirap. E paano pag ikaw yung pastor, di ba? Oh, ikaw yung asawa. Actually, minsan, mas mahirap ginagawa ni Mrs. Eh. At totoo lang. Pero sakripisyo, amen? Amen. Ang Panginoon, sakripisyo, ikaw bubuti natin, minuhin mo kung di siya namatay para sa atin. Ano tayo, hindi tayo maliligtas. Wala, imposible yun, hindi tayo maliligtas. Magpakabuti lang tayo, hindi. Kaya nagsakripisyo ang Panginoon, amen? So, sa buhay Kristiyano, sana man lang, no? Very basic yan. Kung ang Panginoon ay nagsakripisyo, konting sakripisyo lang sa atin. Hindi matindi yan. Mag-gising, mag- memory verse na naman. Ako, simangot na naman yung mga yan. Mga bata. So, ganun eh. Eh, para sa UM eh. Ano pa yung mga na... Luto na naman. Ako, pwede ba? Huwag na silang kumain. Luto na naman ako. Ano pa? Sakripisyo. Gastos na naman. Sundo na naman. Hatid na naman. Ano pa? Saway na naman. Soul winning na naman. Sacrificial yan. Ngayon, nung tingnan na ano, masyado, actually nga, pag nasanay ka dyan, masaya na yan eh. Yun ang totoo. Last, may kinalaman din dun actually. So na, verse 9, sabi dyan, and being made perfect, he became the author of eternal salvation and to all them that obey him. Okay, so alam na natin kaligtasan. Pero sabi dito sa una, and being made perfect. So again, si Jesus yan. So pag sinabing perfect, hindi po yan ano ha. Sa atin, sa context natin, hindi yan walang kasalanan. Pero sa Panginoon, kasalanan, wala talaga siyang kasalanan. Pero sabi nito made perfect, ibig sabihin ito matured. Amen? Nasabi ko lagi sa inyo, matured. Ibig sabihin talagang dapat mong gawin, ginagawa mo na. So sabi dito, sana mag-mature din kayo. Hindi na kayo kailangan sabihan, makinig ka nga. Bira, lagi natin ginagawa yan eh. Kailangan ba laging sabihan, upo ng maayos. Kasi pag hindi ka nakaupo ng maayos, ang hirap din makinig. Matigas ba yung upuan nyo? Hindi na masyado, di ba? Eh kung gusto nyo, tumayo na lang kayo. Ako minsan nakangalit, ba't kaya ako pagod ngayon pag Sunday siya? Nakatayo. Hanggang ano, walang upuan eh. So, nangireklamo pa kayo dyan, nakupo na nga kayo. Amen? Amen. So, ito nga, ito. Tapos na tayo, last na to.
Pero kung natin yung context, ito yung kausap ni Paul, actually, believe Paul tong Hebrews, amen? Sinasabi ni Paul, ang bira kayo, ang tagal nyo ng Kristiyano. Sabi niya, dapat mga tagapagturo na rin kayo eh. Diba pag matagal ka na nakikinig, natututo ka na, anong gagawin sa natutunan mo? Sa'yo lang? Maganda yun. Maganda yun, i-apply mo sa sarili mo, tama yung kaso. Hindi ka naman kontento eh, pag alam mo na yung doktrina. Alam, ayoko nang pakinggan eh. Hindi ko na matagal lang kasi alam ko na, gusto ko ako na yung magtuturo. Diba? Pero itong mga sinasabi niya dito, pamindata, nagtuturo na kayo, sabi niya, dapat turuan ulit kayo eh. Bakit? Kasi nga para kayong mga bata. Sinong gusto niyo sabihin, ito parang bata. Okay lang ba sa iyo, Julia, pag sinabi yung, parang bata. Eh, bata naman talaga ito. Okay lang. Eh, pag si, ano, kunwari, Desiree, parang ang bata. Diba? Yung sabi nila eh. May gatas ka pa sa labi. Alam niyo yun, diba? Ano yung sabi nila, gatas ka pa sa labi. Ngayon, bata ka pa. Ngayon, kung bata ka talaga, katulad sa amin, isa na lang dumedede, si Aiden, di na dumedede, laki na eh. Okay lang yun, diba? Kaya yung parang ini-insulto, pero parang inaano ni Paul sila na, uy, gusto niyo puro ano na lang, salvation na lang, puro gano'n na lang, love one another, gusto niyo laging gano'n na lang tuturo ni Pastor? Parang puro gatas na lang ba ang kakainin nyo? Diba kahit siya na, gusto niya na chicken. Gusto niya yung, ano naman, matigas na pagkain. Diba? Makakain ka naman ng chicken? Rain? Kalne? Baboy, kumakain ka? Rain, tinatanong ko si Rain. Kumakain ka baboy? Ah, flame pala. Sorry. Kaya pala hindi sumasagot eh. Kumakain ka ng baka? Hipon. Ano pa? Gugutom na ako. Leaves. Crab. Di pag malaki ka na kahit ano, pwede mo na kainin, di ba? So, ganun din tayo spiritually. Kung nagturo ako dito, iwasan natin bakla! Yung mga ganun. Yung iba tumaupin, di ba? May kaibigan ng bakla eh. Naintindihan ko yun kasi hindi siya nasanay, di ba? Pero pag mature ka na, kahit ano na yan, di ba? Mag-tithe tayo! Magbigay tayo sa church! Okay lang sa iyo kasi matured ka na eh. Hindi, ay, ako niyan. Diba? So, sabi niya, made perfect ang example si Jesus. Verse 12, kinukumpara yung mga, dapat mga teacher na kayo, strong meat na. Again, yung baby namin, yun na, pag 1 year old below, hindi pwede ng karne yun. Bubulita. Bubulatehin daw yun, sabi, di ba? So, pero ngayon, kahit ano na eh. Basta maliliit lang, di ba? Pero nakakita na pa kayo, lalo yung nagbabasketball daw, di ba? Kaya Stephen, nakita niyo ba kumain yan? Diyan na. Di ba? Kahit ano na yun. Kasi ito, hindi nahalo yung pagkain niya eh. Pag mature ka na, kaya mo na yan, di ba? Ano yan? Hindi ko pa nakita dati. Ayoko niyan, yung mga bata, ganun eh. Gusto nyo lagi, yung mga familiar lang, nuggets, hotdog. Ano gusto nyo? Peanut butter. Yung mga batang to, gusto peanut butter. Yun yung mayonnaise. Sarap din yun. Pizza. Yung mga bata, pag una, mga vegetable yung pizza, di ba? Ayaw. Gusto spaghetti lagi. Pero pag nagmamature ka na, gusto mo, minsan gusto mo nga, nasawa ka lang sa ganyan eh. O, punta tayo ng probinsya, iba ang pagkain nila doon. Lalo na pag ibang bansa. Mga gulay, mga anghang, yung mga sa Korea. So, ganun po yun. So, ngayon, pag mature ka na, again, spiritual, balik tayo spiritual, ha? Okay? O, di nasa church ka ngayon. Gusto mo puro kantahan lang, maganda naman yun. Gusto mo puro love the Lord. Tapos meron kang kapatid ngayon, makulit, di ba? Napagalitan,
Ba't may ganyan sa church nyo? Dapat walang ganyan. Ayaw mo nang ganyan. Eh, di mo mawala yun eh. Sa, dito nga, meron. Sa Bible nga, meron, di ba? Si Paul, may pinapagalitan dito, may pinapagalitan doon. May tinitiwalag dito, meron dito. Di ba? Ganun ang church. Dapat di ka ma-offend doon. Normal yun. Amen? Tsaka lalo, pag ikaw na yung pinagalitan, dapat di ka na magalit, di ka na magulat. Kasi ilang taon mo nakikita, iba pinapagalitan sa ikaw, di ka pwede pagalitan. Ganon? Really? Okay, kaya sabi din sa verse 14, sabi dyan, no? But strong meat belong to them that are full age. Pag ikaw ay spiritually, kaya mo nang i-take lahat, problema, pagsubok, sakripisyo. Paano ka nasanay ng gano'n? Sabi kasi dyan, no? By reason of use. Ibig sabihin, nasanay ka na. Sanayin ka na eh. Sanay ka na sa problema, sanay ka na sa makulit. Sanay ka na dyan. Hindi ka na. Ayoko naman, church, maraming makulit eh. Isa ka pa eh. Diba? Sanay ka na. Kaya ako, sanay na ako sa inyo. Tagal na rin na nagturo. Kaya pinapanalangin ko lang sa inyo, manatili yung mga maayos sa church. Iba rito talagang hindi natin tatanggapin eh. Pero yung mga kasimbahit ni Gwen, yan gusto ko. Ni Rachel, ni Jamie, yan ang gusto ko, ni Desiree. Hindi ako nabanggit. Okay. Amen? Exercise to discern both good and evil. So, medyo babalik tayo sa parang learning, di ba? Alam mo na yan, hindi ka nag-asawa, hindi ka nakapagod mag-isip. Alam mo na yung masama ito, mabuti ito, medyo mabuti ito, medyo konting mabuti lang ito, sobrang sama nito. Alam mo na kung paano i-gauge, i-range yung narinig mo, yung mga nakikita mo sa TV, ano yung pwede mo i-tolerate sa mga kaibigan mo. Hindi tayo ibig sabihin na Baptist tayo, wala tayong kaibigan Mormon. Diba? Bawal ba o pwede mo rin sila maging kaibigan? Huwag close, okay? Hindi ka pwede maging close sa mga loko-loko, amen? Pero pwede kang maging kaibigan sa kanila in a sense na sila inaakay mo, amen? Ganun dapat. May mga nasobra naman kasi dyan din eh. Okay, so, amen? Ano yung basics ng Christianity? Actually, wala naman lahat dito, pero may naisip ba kayong wala dito? Ito yung mga basic eh. I mean, nakita nyo nasa isang chapter lang. Salvation, prayer, love, humility, learning, obedience, sacrifice, and maturity. Amen? Maging mature tayo. Yung mga basic, huwag natin kakalimutan. Pastor na ako, di na ako mag-pray. Ganun ba? Mali, di ba? So, intindihin natin, masterin natin. Para pag naglingkod ka sa Diyos, kaya-aya ka. Amen? Kompleto ka, matured ka. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. At we pray na as we start the year, we pray na kami po'y hindi matakos sa kung ano man yung mga balita dyan, Panginoon, yung mga binabalak ng sinong loko-lokong tao. We pray na kami mag-matured. Patuloy kami sa paglilingkod, Panginoon. Yung mga basic, di namin maiwanan, di namin makalimutan. Bagkus, Lord, masterin namin to, Lord. Hindi mawawala ito, Lord. Mabalance namin aming Christian life para sa inyong paglilingkod sa inyo, Panginoon. We pray na kayo maluluhati sa amin, Panginoon. Mas ng bagay, Panginoon, pag master namin ang basics, mas madaling mag-mature, mas madaling mag-step up, Panginoon, mag-level up. We pray na kayo po yung maulugod sa amin. Gawain nyo rin po, Lord, kami sa aming mga buhay, especially mga batang ito, Lord. Magpatuloy sila, wala na silang ibang mahalin. Mag-church time, Panginoon, maaga. Hindi magmimintis, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa aming personal devotion, sa inyong salita, magbasa, magpray. Hindi mo makalimot, Panginoon, dahil marami pa kaming kailangan malaman at pagnandaan namin ng future, ay paglilingkod, and therefore, the best na kami po'y magtapat sa inyo, Lord, sa bawat area ng aming Christian life, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.